Wow, nice. So ang battery niya ngayon siya. Wow. Hello guys, ngayon guys, meron tayong bagong machine. Ito po, wow, napakaganda po nito. Is Greenworks. So ito guys, ang tinatawag natin na cordless grass cutter. Ito po guys. Wow, battery. Ayan na po guys. Wow. Ayan guys, tingnan nyo, Greenworks yan guys. Ayan, ito yung blade. So, para sa matataas na damo. Ito po yung para sa grass. At saka manual. At saka ito. At saka ito. So ngayon, ang gagawin natin is... Wow! Ito na siya guys. Pagkatapos, paganda nito guys. Ang maganda po pala dito guys, no? Ang phrase sa atin, ito po yung pick release. Na ito po yung tipo na pag tinatap mo ng ganyan, kusa na po siya mag-a-adjust. Ayan na po, kumaba na siya. Ayan, mahaba na siya. So, ayan. Tapos, pag itatap mo pa, ayan. So, ibig sabihin guys, one time lang po tayo mag-refill dito. So, pagka naubos po yung nasa loob, saka pa lang tayo mag-refill. Okay, ng wind cord. Tapos, ang maganda po nito guys, kasi dito is automatic na. Pagka mahaba po, halimbawa mahaba yung lumabas, so, ito na po siya guys, puputulin na niya dito mismo. So, meron na siyang cutter po dito. So, ito yung maganda dito at saka dito yung free niya. Ito yung para sa mga matataas na damo. So, mamaya guys, panoorin nyo kasi mamaya susubukin ito natin sa matataas na damo. Ang sukat po nito guys is 10-inch diameter. Okay? So, ito siya guys. Yan. So, ngayon is ito. Install lang po muna natin to guys. So, ang maganda po talaga dito guys, no, sa grass cutter na to guys, halos wala po talaga siyang pinagkaiba sa sukat niya nung grass cutter na mga normal, yung mga digas. So, kung mapapansin nyo, mula dito at ang haba niya papunta ron, is ganun din po sa katulad ng mga normal, no. Pagkatapos po is ito. So guys, ang una natin na susubukan guys, susubukan muna natin sa mababang damo, yun ang gagamitin natin. Mamaya guys, abangan nyo, ito ang gagamitin natin sa mga matataas na damo. At panoorin nyo kung paano natin gagawin. Ayan. Tapos ito po yung battery niya guys. So ang battery niya ngayon is 4Ah, no? Tapos 40 volt. Ayan na po siya. Wow, pagkatapos on, ayan. O, ayan guys. Dahil mataas yun kanina kasi guys, so pinuputol na niya. Ayan. So, siya na po yung nag... Diba? So, sa speed niya guys, halos wala po siyang pinagkaiba talaga ng mag-grass cutter. Pero, siyempre, mas malakas talaga yung grass cutter na di kurente. Na di gas. Pero, wala namang pinagkaiba guys kasi ang battery din ito is malaki siya. So, sulit na sulit din to. So, ito, panoorin niyo. Pause mo na ba eh? So guys, ito. Susubukan muna natin sa mga babang damo. Gamit po ito. Ayan. Guys, yun yung speed 1. So, meron po pala dito ng speed, guys.
Yun yung speed 1 guys, ito po yung speed 2, no? So up to speed 3 po pala ito. So ngayon guys, tingnan nyo yung speed speed 2 niya kung gano'n siya kabilis. So guys, quite enough naman po ito kung sa mga katulad lang po na garden. Ang maganda po kasi dito guys, kasi di battery siya. Bukod na wala siyang ingay, wala siyang binubuga na init, at wala din siyang binubuga na usok. So, kumbaga masasabi natin na eco-friendly po ito. So ngayon guys, punta naman tayo dun sa kabila kasi puputulin natin yung mga makakaasa damo. Tara, samahan niyo ako. And of course guys, bago natin mag-cut ng mataas na damo guys, kailangan muna natin itong palitan ng blade. So ang pagpalit po ng blade nito guys is ito po siya. Ito yung butas niya. Tutusukin lang po natin ito sa free. Yan. Pagkatapos, ikutin lang natin ng ganyan. So ganun lang yan ka-easy guys, kahit naman sa mga grass cutter din, ng mga digas, is ganun din po yung proseso sa pagpalit nito. Pagkatapos is ito. Ayan. Tapos guys, ito. Ito yung takip niya dito guys, para yan ay hindi pasukan ng mga damo sa loob. Ayan. Ayan na po. So pag natakpan na po natin yan guys, ipapasok po natin si blade. Okay? Pag nakapasok na po si blade, ipasok po ito natin tong kanyang stopper. Okay? Pag nakapasok na si stopper, saka pa natin yung cover niya ipapasok. Pagkatapos is dito na natin siya. Ayan. Ayan po siya. So, ang pag-ikot po pala nito guys, baliktad dito. Kasi yung ikot niya mamaya is pala ito. So, ayan. Ayan na po siya guys. Nakapasok na siya. Ayan. Higpitan lang natin ng konti. Guys, make sure po pala guys na properly nakapasok po ito doon sa para hindi siya magkaroon ng vibration mamaya. Kasi pag hindi po siya talaga na-center doon guys, mamaya pag pinaandar nyo, magbabibrate yan. So, yun. So, pagkatapos guys, higpitan natin. Ayan. So, ngayon guys, is properly installed. Tara, samahan nyo ako doon sa mga lalaking damo. So guys, kung mapapansin nyo guys, yung damo is taga dito na. Pero easy lang yan dito kay Works. Okay? You
So guys, kita nyo naman kung gaano ka-effective po ito gamitin. No. So guys, kung umabot ka sa video na to, sa part ng video na to, maraming maraming salamat guys at binigyan mo ako ng kunting panahon panoorin ang video na to. So guys, I hope na bigyan mo ako ng like kung nagustuhan mo ang video na to at mag-subscribe ka na lang guys para supportan mo lang sa ating channel. So maraming maraming salamat guys. Feel free na mag-comment kayo down below para sa mga additional mga katanungan. So maraming salamat. Ingat po kayo.